Yung Maligayang Pagbabalik, mga idol. So matapos nga po ang malapelikula na bakbakan ng dalawang super bantamweight contender sa pagitan ni Ryo Akaho ng Japan at kababayan natin na si General Casimero, kung saan uuwi sa no contest ang laban. Umayaw na kasi ang Hapones dahil sa foul di umano na suntok ni Casimero sa kanyang bato, na hindi naman kinatuwa ng mga Pinoy boxing fans ang aliban ni Akaho. Kunting push na lang kasi, mga idol, titiklop na ang Japanese boxer sa bakbakan at alibay na lang talaga nito na hindi niya na kayang lumaban para makaiwas na matalo siya ni Casimero sa record. Bagamat ayon naman, mga idol, sa bagong pahayag na binigyan ni Cuadro Alas sa YouTube channel ni Boss Rich Don, na pagmitingan na daw nila kasama ang mga official ng boxing event na iimbestigahan ang totoong nangyari sa bakbakan, kung tama ba o hindi ang naging desisyon ng referee sa laban na yon. Pero ginagarantiyan ni Cuadro Alas, mga idol, na 99% daw makukuha niya ang panalo sa laban nito kay Ryo Akaho. At malalaman daw natin, mga idol, ang resulta sa mga susunod na linggo. At sa mga nagtatanong naman, mga idol, kung pwede pa ba talaga mabaliktad ang unang desisyon ng referee, eh pwede naman, mga idol. Nakadepende na lang ito sa boxing commission na siya ang mag-iimbestiga sa laban ni Akaho at Casimero. At ang kinagandahan dito, mga idol, mismo si Ryo Akaho ang nagbigay ng motibo sa kanyang social media account na nagdadalawang isip siya kung saan ba talaga siya nasaktan ng gusto sa rabbit punch o sa kanyang panga na makailang beses na tamaan ng malalakas na kamao ni Cuadro Alas. At isang malakas na ebidensya ito, mga idol, para sa kampo ni Casimero para mapunta sa kanya ang panalo sa bakbakan. Pero baka 99% baka Hopefully na maayos na. Para pabitin mo na, no? Pabitin mo. Hopefully maayos na. By maybe next week, malalaman natin kung ano bang yun talaga. Kasi yung decision ba nila o... Samantala sa ibang usapan naman, mga idol, isa sa mga pambato natin sa Junior Flyweight Division na si Joey Canoy nagpasikat sa bansang Japan, kung saan hindi nga po, mga idol, gumana ang sumpa ng mga Japanese boxer sa Tubong Gensan si Canoy sa bakbakan kasi nito kontra kay Kenichi Horikawa na ginanap mismo sa Ijun Arena sa Osaka, Japan. Eh hindi umabot ng 20 minuto ang Hapones sa Pinoy. Pinatulog lang naman kasi, mga idol, ni Canoy ang Hapon sa round 7 ng kanilang bakbakan. Solid na solid ang uppercut na natikman ni Horikawa, mga idol. Out cold talaga siya at matagal pa bago makagising at bumalik ang ulirap nito sa bakbakan, kung saan nakuha ng Pinoy ang OPBF Junior Flyweight World Title. At sa ngayon, nag-improve na ang kanyang record sa 19 wins. May 5 talo, 2 draw, at 11 dito ay nakuha niya sa knockout. Hindi kasi ako sa taas kasi ng gloves. Kailangan pumasok yung suntok sa loob. Yan, Tian! Tian, Fred! Tian, Fred! Tian! Open yung body! Body! Tiyan, pre!